Sa kulungan, nagpalipas na magdamag ang aktor na si Bong Navarro matapos ipaaresto ng korte sa kasong rape na isinampa ni Denise Cornejo. Non-bailable ang kaso pero maghahain daw ng musyon ng kampo ni Navarro para makapagpiyansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsala. Ito ang mugshot ng aktor at TV host na si Bong Navarro na nanatili ngayon sa detention facility ng National Bureau of Investigation sa Maynila. Ikinulong ang aktor matapos maglabas ng arrest warrant ang Taguig Regional Trial Court Branch 69 para sa non-bailable offense na rape na isinampa ni Denise Cornejo noong 2014. Nanindigan pa rin ang abogado ni Navarro na inosente ang kanyang kliyente. Ang aligasyon ng rape ay nakabase sa pagbiglang pagbabaliktad ni Ms. Cornejo sa kanyang nauna nang sinabi hindi lang isang beses, dalawang beses, under oath, meron siyang mga lawyers at sinabi niya walang rape na nangyari. Dagdag pa ni Attorney Malyonga, questionable ang mga dokumentong isinumite ng kapo ni Cornejo sa korte. Our understanding is that the records that were submitted to the courts may not have been the same records that were transmitted to the OCP Taguig from the Department of Justice. Ilang oras bago ang arrest warrant sa kasong rape, sumuko sa NBI si Navarro. May nauna pa kasing arrest warrant na inilabas ang Branch 116 ng Taguig Metropolitan Trial Court. Para naman yan sa kasong acts of lasciviousness na isinampa rin ni Cornejo. Nakapaglagak pa ng piyansa na 36,000 pesos ang aktor para sa nasabing kaso. January 2014 pa nagsampa ng kaso ang kampo ni Cornejo laban kay Navarro kaugnay ng umano'y sexual assault. Matinding pambubugbog pa ang inabot ni Navarro mula sa negosyanteng si Cedric Lee at mga kasama nito matapos umano nilang mahuli ang tangkang panghahalay ng aktor kay Cornejo. Nauna nang sinabi ni Navarro na biktima siya ng pangingikil ng grupo ni Cornejo at Lee. Sabi naman ng kampo ni Cornejo, ang paglalabas ng warrant of arrest laban kay Navarro ay patunay na nasa panig nila ang hustisya. So we are elated dahil yung proseso aming pinagkatiwalaan sa loob ng 8 taon ay nagmula. We feel vindicated at lahat po ng mga pagsisinungaling, paniniram puri at pagkukasala kay Ms. Denise Cornejo. At ngayon po ay nakita nila na wala pong saysay at katotohanan. Nais din daw ng kampo ni Cornejo na ilipat si Navarro sa Taguig City Jail mula sa detention facility ng NBI. Nakalagay po sa batas ang procedure po dyan, ang isa pong taong na-aresto para sa kaso as na ito po ay dilitisin sa lungsod ng Taguig ay dapat po nakatiit sa Taguig City Jail. Ayon naman sa NBI, hinihintay pa nila ang commitment order mula sa Taguig RTC bago i-turn over si Navarro sa City Jail. Si Bong Navarro ay as of this morning ay na-turn over na natin sa ating security management section for detention. For now, nasa custody pa rin siya ng NBI at nag-return naman na tayo ng mga warrants of arrest. Wala pang ilalabas na schedule ang korte sa arraignment ni Navarro. Pero ayon sa kanyang abogado, maghahain sila ng petition for bail para pansamantalang makalaya ang aktor. Konfiyansa naman kami dahil sa sinabi ko na mukhang manipis ang ebidensya at malakas yung kaso na walang ginawa si Bong. Baka tingnan natin, he's entitled to bail at the very least. Pero at this time kasi hindi kami prepared to say na legal yung proseso. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsala, News 5.